Manong Manang Kakabsat. So, andito na namang pumuli si Manang Maria. Ayan, para maghatid po sa inyo ng isang vlog sa gabing ito. Pero bago po ako mag-start kung ano po yung iba-vlog ko or yung video ito, gusto ko munang sa lahat po ng hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria, i-like nyo, i-share nyo at mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo ang notification bell para ma-notify po kayo pag may mga bagong videos na bago kong upload. So eto nga, ang vlog na ito ay mag-unboxing tayo ng isang gadget. Yay! So ever since po na ako ay na-monetize po ako ng 2020. So magmula noon hanggang ngayon na sumasahod na po ako, wala pa po akong nabibili na mga bagay or gadget or kung ano pa man na makakatulong sa aking pagbablog. So ang lagi ko lang pong gamit ay yung cellphone na siyang ginagamit. Magmula nag-start ako, yung cellphone ko lang po yung ginagamit ko sa pagbablog. So ngayon nakapag decide ako na bumili ng isang gadget na alam kong makakatulong siya at makakatulong siya sa aking pagbablog. At ito ay decide din ako na bumili para naman yung naging kita ko or mga kita ko sa pagbablog ay may nakikita akong napupuntahan. Ayun, paulit-ulit. Ayan. So ito na nga yung aking sa pagbablog kasi kailangan din maganda naman yung camera ng aking cellphone, pero yung minsan yung quality niya hindi clear, pati yung sound niya hindi clear. Yun. So kailangan para naman hindi ako mahirapan or magkaroon naman ng pagbabago or magandang quality yung aking mga vlog, nag-decide nga ako na bilhin yung gadget na ito. So ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo kung ano ito dahil alam ko na makakatulong to sa akin pagbablog. So ito 'yon. Etong DJI ito ay DJI Osmo Pocket 2. So ayan siya. Hindi ko alam kung kita siya. Ayan. DJI Osmo Pocket 2. So ito yung camera. Na 'yan. So hindi ko na siya, bali in order namin to sa online. So nag-order kami sa online. So syempre, nabuksan ko na to kasi nga gusto namin makita or gusto namin malaman yung time na pag-receive namin ng item ay gumagana siya. So nabuksan ko na to, pero hindi ko pa ito na unboxing ng or nagagawa ng video. Kaya ngayon lang ako nag-decide na gawan ito ng video. So, eto siya. Camera po siya. Camera to. So, buksan natin kung ano yung mga laman niya. Yan. So, camera po ito. Eto yung laman ng box. Maliit lang siya, di ba? Maliit. So, maliit lang talaga. So, eto yung laman ng box. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, meron siya. Yung una ko nakita. Eto yon. Yung parang ano siya, yung ilalagay na sabitan ng inyong camera. Ayan, para pwede nyo siyang ilagay lang dun sa hanyo, ganyan. So, eto siya. So, eto nga, eto nang yung camera na sinasabi ko sa inyo na maganda. Maliit lang siya. Siguro ilang inches lang to. Ganyan siya. So, eto may case. Nakalagay yung case niya. Ayan. Hard case to. So, hindi talaga siya, kahit hindi siya talaga yung natutupi, ganun. So, hard yan. Tapos, eto yung mismong camera. Yan. So, maliit lang siya. So, cutting ko ha, ganyan ha. Ganyan lang siya. So, talagang pwede mo siyang ilagay sa pocket. Kasi ganyan lang siya kaliit. Ayan. So, ganyan lang siya kaliit. Pwede talaga siyang ilagay sa pocket. Yan yung mga laman. Tapos, etong box na to, maliit lang pero maraming siyang laman sa loob. Titingnan natin. Ay, mali. So, one. Ito yung laman niya, ha? Ito yung laman. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima.
So, lima yung mga laman ng box na to na napakaliit. So, unang-una, sa box, ang laman nito ay isang cable. So, etong cable na to, ito yung gagamitin para i-charge natin yung ating camera. Yan siya. Tapos, meron dito, eto siya. Etong part na to, dito mo siya ilalagay. Kasi naglagay na ako ng ano, ng parang ganito din. Pero linagay ko na siya para mailagay ko or ma-stand ko siya sa, ay wala yung ano ko. Wait lang. Ayan, katulad nga ng sinasabi ko kanina, eto, naglagay ako ng parang ganito din, sinuot ko lang. Eto kasi dati nang nakalagay dito, tinanggal ko para magamit ko siya na ilagay sa tripod na maliit. So, ganito siya. So, meron dyan, ayan o, yung Roscast na yan. Tapos, dyan mo siya i-charge. Yan. So, dito mo siya. Para mag-stand. Pwede naman siyang tumayong ganyan. Pwede namang tumayo siyang ganyan. Pero nakakatakot pa rin. Baka kasi matumba. Kaya bumili ako ng ganito, tripod na maliit. So ilalagay siyang ganyan. Dito mo siya. Ayan, so naka-stand na lang siya. At least safe ka. Yan. So ganyan siya. Yan, so naka-stand lang siyang ganyan. Tapos meron ding isa pa dito. So, may cord dito. Ay, may isang ganyan. So, eto ginagamit ito sa ano, iPhone. Dito, sa iPhone to ginagamit. Kapag gagamit ka ng phone na iPhone, eto yung ilalagay mo siya sa cam para magamit mo. Yung, may connect mo yung iPhone mo. Tapos, eto naman yung Type-C. Para sa mga phone na Type-C, ito yung gagamitin nyo para naman magamit nyo yung phone nyo, mai-connect nyo sa inyong camera. Tapos, ayan, ito naman, may kasama siyang joystick. So, mas mabilis mong magamit yung camera using this joystick. So, ikakabit mo din siya sa camera mo. Yun lang. So, nakakatuwa lang. Natutuwa lang ako sa camera na to kasi maliit siya. Pero, ganyan yung lens niya. Maliit lang yung lens niya. Ayan, no, nakikita niyo yung lens. Ayan, yung lens lang niya. Ito lang yung lens niya. Maliit lang siya. Pero, ang daming magandang feature ng camera na to. Bukod sa maliit, bukod sa pwede mo lang siyang ilagay sa iyong pocket. Hindi siya bulky. Ayan. So, yun. At yung pag kasi ang gamit mo sa pagbablog ay yung camera ng cellphone mo, ang daming mga limitations na na hindi mo na-compare dito sa camera na to. Ayan. Mas maraming mga features na maganda sa camera na to. Yun. Tapos, dito sa camera na to, meron siyang, so dito yung joystick na sinasabi ko sa inyo kanina. So dito siya ilalagay. So, ayan, meron pa pala siya dito, tatanggalin mo. Ay, manong-manang kakabsat, kailangan nating, pag binili nyo itong camera na to, itong OSMO Pocket na to, kailangan nyong bumili ng, anong tawag doon? Yung SD card. Ayan, kasi walang kasamang SD card kapag binili nyo itong camera na to. So, bumili pa ako ng SD card para makapag-store ako ng mga videos, mga photos, ganun. So, itong joystick na to, para magamit natin, ilalagay mo siya dito. Dito mo siya ilulusot. Wait lang. So, slide mo lang siya. Madali lang naman siyang ilagay. Yan. So, pwede mo, yan yung gagamitin natin kung paano natin, para ma-operate natin yung ating camera. So, itong camera na to, meron siyang apat na speakers. So, dito sa side, ayan, may isang speaker dito sa side. Tapos may speaker pa dito sa likod. Tapos may speaker ulit sa isang side. Tapos may speaker siya dito rin sa harapan. So ayan. So dito yung on and off niya. So off ay on natin. Ayan, nakita niyo yun, guys. Umiikot siya. Ayan.
skip natin yan. Okay. Yan o. Yan yung camera niya. Hindi kita, no? Kasi pang... Ayan. Basta yung... Ito yung pinaka-ano ng camera mo. Diyan mo yung monitor. Tapos, ito yung lens. So, pwede mo siyang... Dito, may mga... pwede mong ibabang ganyan. So, gamitin natin. May settings siya. Settings. Tapos, ayan. So, eto nakatutok sa inyo yung camera, no? Pwede mong itutok sa'yo. Tapos, meron, pataas lang siya. Saan na yun? Ayan. Hindi kasi kita siya, no? Basta meron dyan, kung gusto mong iikot yung camera, ma-focus siya sa'yo, pipindutin mo lang yon. O yun, di ba? Ayan, umiikot siya. So, mag-ano siya sa'yo. Wait lang. Ayan. Ayan. Kung gusto mong i-focus sa'yo, iikot yung camera. So, meron din naman. Habang nag-video ka, pwede mong pindutin yon. Yung i-rotate yung camera, pwede yon habang nagbi-video. Sa cellphone, hindi ko magawa yun sa cellphone ko. Kailangan kong, halimbawa, nakatutok siya doon, nakafocus yung cellphone ko doon sa harapan, sa front niya. Tapos, pag gusto kong itutok sa akin, ang kailangan kong gawin, in-stop ko yung cellphone ko. Eto hindi. Habang nagbi-video ka, pwede mo siyang itutok kung naka... focus siya sa harapan mo, pwede mong automatically itututok sa harapan ko. Sa harapan mo pala. Sa harapan. Yan. Iikot lang siya. Yan. O, di ba ang ganda? Ganun yung gawa ng camera to. Tapos, napaka-smooth ng ano niya, ng transition niya. Sa camera, di ba magulo? Tapos, ang sabi nila, sa mga review na napanood ko, yung stability ng camera na to maganda. So, hindi katulad kapag cellphone. For example, nagmumotor ako at nagvi-video. Sa cellphone kasi, malikot yung kuha ng video. Samantalang dito, kapag gamit mo to, talagang steady lang siya. Kahit magalaw yung motor mo, steady lang yung pagkuha niya ng video. So, yun yung maganda. Yeah. So, meron din tong zoom. Kung gusto mong i-zoom yung ginagawa mo ganyan, so pwede rin. Tapos, may slow-mo. Ang nakakatuwa yung slow-mo niya, napaka-smooth ng kuha ng camera niya. Kahit slow motion siya. Makikita nyo yun. Sa mga next na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano gagamitin ko yung slow-mo na feature niya. Tapos makikita nyo kung gano'ng ka-smooth yung ginagawa ng kamerang ito. So, ano pa ba? Yun, meron din dito. Ayan, meron dito. Hindi kasi kita siya, guys. Ayan, no? So, dito lang sa screen na yan. So, pipili ka kung gusto mong mag-take ng photo, ng videos. Tapos, yun yung slow-mo. Ganon, meron din. Tapos dito mo rin makikita yung mga tinake mo na photos tsaka mga videos. Ayan. Tapos i-ano, touchscreen mo lang siyang ganon. Katulad niyan. Wait lang. Ay, shucks. So, itong camera na to, maganda siya kasi hindi ko pa naman siya masyadong napag-aralan kung paano gamitin siya. Pero may mga nalaman na ako sa camera na to na nakakatuwa. Number one yung sa slow motion nga nakuha. Tapos yung stability ng video na kukunan mo. So hindi talaga siya malikot. Hindi katulad talaga ng camera ng cellphone. Lalo na pag yung bumabiyak ako ng motor. So na... Yun yung mga maganda niya. Ano pa ba? So, yan guys. So, yun lang po muna sa ngayon. Kasi hindi ko pa nga siya masyadong nagagamit. So, pag may mga nalaman ako na mga ibang feature na maganda dito sa
phone na to, sasabihin ko sa inyo. Yan. Pero bago nyo pala magamit ito, or makita nyo, pwede nyo rin siyang gamitin. Gamit ang inyong, di ba maliit lang yung screen yan kasi. Pwede nyo siyang i-connect etong cellphone nyo dito. Para mas lalo nyong makita yung kinukuhanan nyo. Or para ma-view nyo yung mga videos na kinuhanan nyo. So, tatanggalin nyo lang yung etong joystick na to. Tatanggalin nyo lang siya. Tapos, ikakabit nyo. Asan na yung Yun. Ikakabit nyo naman to yung Type-C. Type-C. Para makabit ko yung phone ko. Makonnect ko sa camera na to. So, ayan siya. Ayan. So, pwede rin kayong, halimbawa, pwede nyo rin siyang gamitin, itong DJI camera, na i-connect nyo yung phone nyo, ayan, para mas malaki yung screen na nakikita nyo yung videos nyo. Pero, ako kasi, kaya nga ako bumili ng camera na ganito kalit, di ba? Para hindi ko nagamitin yung phone. So, mas preferred ko na nakaganito na lang siya. Tapos, saka ko na lang siya i-connect pag mag-i-edit ako sa phone. So, yun. Katulad nito. So kailangan yung i-download yung kanilang apps sa kanilang website. So sa website kasi yung iba, sabi nila mag-download sa Play Store. Pero nung in-upload namin, hindi siya gumana. Kaya ang ginawa namin, in-upload namin yung apps ng DJI sa kanila sa mismong website nila. Ayan. So, ayan, manong-manang kakabsat. Yan lang muna ang ma-share ko sa inyo. Gagawa ulit ako ng video kapag napag-aralan ko na to. Yung mga features na iba ng DJI Osmo Pocket 2 na to. So, ngayon, hanggang dyan lang muna yung aking ma-share sa inyo. Ayan. So, sa lahat po nang hindi pa nakakasubscribe kay Manang Maria, i-like nyo, i-share nyo at mag-subscribe na po kayo. Ayan. At i-hit ang notification bell para ma-notify po ko kayo pag may mga bagong videos si Manang Maria. At hanggang sa muli, ito si Manang Maria at nagsasabi sa inyo ng bye-bye!